After game number 3 ng ating XML Challengers Edition. O yan ang Kapyorn! Spider-Man. Ay, Spider-Man, Spider-Man. Anong makanta yun? Basta yung sa Simpsons ba yun? Anyways guys, sa blue side po natin Archangel at red side naman natin dito ang JNA Esports. So, Benedetta for Archangel naman dito onto this game. Tapos double mage setup. Yung fast clearing ng minion wave is here. They have the Chang'u and the Farsa. And, naku, si Joyboy, nakuha ulit nga ang kanyang Joyboy. Kumbaga, goods to para sa kanya if ever. Anyways, para naman dito sa JNA Esports. Same pa din. They will try to pull off again this, what do we call this? This Baksha Retribution Holder na hindi naging effective na isang araw. So, they might, or this might be the redemption game for them dito sa ating, ano, sa kanilang kind of play. Anyways, guys, sa mga nag-aabang, meron po tayong dalawang matches today for Archangel. Next game will be Archangel laban sa AP Esports. So, AP Esports ang dating Pegasus Knights. So, mahirap ang araw ngayon. Exciting din yung laban na yan, pero meron mo ng post. Parehas kasi merong playmaker dyan. Si Cadenza laban kay Joyboy. Mm-hmm. Kasi, ano dito eh, kumbaga pagalingan to mag-poke, parang same sila mga heroes pala. Nag-chow din kasi si Cadenza, tapos minsan nag-aana din siya, nag-papangalan yan, nag-VPNK pa siya, kasi basta madaming para same gameplay. Oh. So, makikita natin yung Joyboy and Cadenza match up later. Mamaya, oo. Oo, shoutout nga pala kay Desi Luna. Wala na ba si River Pink sa AA? So far, parang wala. Hindi pa natin sila nakikita dito or hindi pa natin siya nakikita for this one. Shoutout nga pala sa'yo, boss. So, ayan, tina natin. Anyways, guys, we would like to inform you na available pa po sa Onyx, ang Onyx and ang ating D-Armory collaboration. Check nyo na lang po sa Shopee. And pwede nyo gamitin yung ating code na DARMJML15 to get your 15% discount on their track jacket and sa mga black shirts. Mm-hmm. Para akong hinihingal, ang dami kong iniisip. Dami. Yeah, kasi nakikita ko sila ulit eh. Usually sa Kumu tayo nakikita-kita eh. Oo, nandito. Sana daw binigyan ni Daddy ng energy si Olivia. Para cool napakilala po ng ayos yung mga ano. So, siya yung meme ngayon eh, no? Siya yung meme. Oo. Pati dun sa reaction niya nung initial. May nakita pa nga ako nun yung meme eh, si Olivia. Tapos, biglang yung pala, yung binabasa pala niya yung ano, sa engineering na subject. Ano ba yun? Calculus. Oo. Kaya pala malungkot si Olivia. Pero akala niya, tama yung formula niya. Kasi tama na may sagot niya. Yun pala mali yung nagamit niya. So, back to zero siya. So, anyways guys, we're just confirming the lineup here or we're just confirming with our commissioner kung anong magiging ano natin for this game. Okay, so tinan natin kung ano dyan. Anyways guys, mga bago natin, ma-share yung stream natin, make sure to type exclamation notify. Ayan, shoutout kay Sidney Bancaya. Ayan, shoutout sa iyo, boss. Huwag niyo po kakalimutan na mag-subscribe sa aking channel. Ayan, 20k subscribers na pala ako! Yay! Meron akong giveaway doon, guys, sa susunod kong video na 500 diamonds na tatlo. So, ayun. Kamusta naman ang ano mo? Ay, wala ka sa isumbong mamaya, no? Pillage, ano ulit to? Si Tito P ulit. Sama pa rin yung Tito po. Si Tito Ledge at saka si Tita Mackay, ayun, ang aabangan natin later. So, ayan guys, by the way, abangan nyo pala, mayroon kami nilulutong tournament para sa inyo dito sa Just NL. So, abang-abang lang po kayo dyan. Sabay-sabay ang Amateur Liga, may Tambay at Juicy pa. Tapos meron din yatang PNEL, meron din PNEL. Mr. Bato Miss, naku baka mamaya, lalaki pala. Mr. Desi, oo, meron ding PNEL. Tapos soon magkakaroon din ng mga other tournaments pa. So, swerte-swerte yung mga amateur teams natin ngayon. Kasi before, ang mga inaasahan lang talaga ng mga amateur teams is yung pabarangay tournament, yung tournament sa SM, yung mga ganito. So, ang kinagandaan is that meron na, kumbaga, ma-online lang, kayang-kaya na nilang sumali. Kasi before, iisipin pa nila yung mga pamasahe, yung pagkain nila, ganyan. Okay, yun na. Mukhang nagkausap-usap na nga sila. Kasama yung mga kagawad, yung chairman, yung tanod, yung mga akusado.
Sa ating pangyayari, Ate Shanti, mukhang ito na. Eto na. Guys, sa ating game number 3, sino nga ba talaga ang mananalo sa ating laro? So, Archangel, guys, on your blue side. Kaya magagamit ng Farsa, we have Joyboy on the Cho. Yasuo para sa kanyang Chang'u, Escalera on the Zask, and Asak sa Jago para dito sa Benedetta. Sa side naman ng JNA, Demon Kite. Okay, siya ang gagamit rito ng Lunox. Pero wait, mga kaibigan, Trevor rito nakalayo nga lang. Pops the Regen, kamunti ka na nga siya maging first blood doon. At Trevor, with the PNK again, Kevlar nga rito gagamit ng kanyang Pakito. At si kuya natin, CJ, with the back siya, Aaron, sa kanyang Claude. Yun. So, ganyan sinabi natin for JNA Esports, we're not really sure if effective ba talaga for them ang kanilang backshot pick kasi they're trying to pull this off na talaga ever since or day one kahapon na ating Just ML Challenges Edition. So, different ano to for them. So, nandito siya sa may buff ng Archangel. So, kailangan hindi maabutan to ng Archangel para maging successful ang kanyang rotation. Pero here's the backup from Kevlar if ever na may dadating man from the side of Archangel. So, successfully makukuha yan ni paring CJ natin. So, may lilit. Uy, maminto. Oo nga, ayun nga lang. Naka-carjack. Kaunti ka na. Minto lang na bagya. Pero at ayun, successful si Kuya CJ sa pagkuha ng buff. Medyo... eh, hindi na nagwardyahan ng Archangel yung kanilang orange buff dun sa may bottom side, ha? Mm-hmm. So, para dito sa JNA Esports, para mas maganda yung magiging ano nila dito, performance. Actually, for Archangel, in terms of their lineup naman, decent din ang ano, pagkakaroon ng kanilang Zask. Kasi si Zask, pwede siyang mag-stay lane talaga, tapos masakit na siya if ever for the team fight. Kasi mahirap din naman siya basta-basta kuhanin. And good thing is that they have Joyboy again with that show. So, kumbaga may hirapan din si Kevlar and si Basha if ever, pero sakit nun ah. Oo, ang daming dash na pwede talagang i-follow up doon ni Kuya Zack sa natin. And that's the burst blood for the side of Archangel. Literal na lipad Archangel dahil meron nga sila dito ang Benedetta. Pero si Kevlar naahabol, nice flicker coming from the Pakito. At least may gante. 1-for-1 doon sa ating scoreboard. Oh, turtle objectives now up mga kaibigan for the side of JNA Esports. Sinisimulan nila yan. And goal lead guys is on the side of Archangel naman. Ang inaabangan lang natin dito is yung 5-man na team fight siguro. Walang lumapit. Walang lumapit, no? Pero kinagandahan kasi sa Zask na DA, para dito sa side ng Archangel, sobrang bilis mag-clear na minion wave. Oo. Sobrang bilis din niya mag-push kasi meron nga siyang Nightmare spawn. If ever na magkaroon ng team fight sa may bottom lane, pwede siya mag-push na lang. Possible pa masira niya yung Tore sa may middle lane kapag iniwanan. Si for JNA Esports, hindi din sila basta-basta pwedeng mag-rotate to other lanes. Pero grabe nga. Oo, grabe, no? Jumping through the walls. The backshine nga lang, meron siya ng turtle shield. Di na mag-hesitate na i-jump out. Itong si kuya natin na Chang, patay nga na si Yasuo dun sa may bottom side. And yes, ang gandang simula kami from Kevlar. Talagang pinalambot muna yung karne. At yun lang, kinain na nila dun sa may bottom side. Ayun, so ayan guys, talagang kinarne na ang pangyayari doon. Kinarne? Parang nowhere to go kasi nakita mo, wala. Yung tumatalon na ano, yung nabangin pa. Sige, papabangga na lang ako. Kahit saan naman ako tumakbo, meron nakaharang doon. Pero si Trevor, may, oh, nice flicker out para kay Trevor. May pilitan lang mamatay nga lang dito ang kanyang Chichu Dog. So, magti-tiktok yan sa gilid later. It really hurts yan. Pero Demon Kite against Sak sa Jago, sino magwawagi? Oo, yun lang. Mukhang delegado sa Sak sa Jago. Grabe yung damage. Coming from the Chaos Assault, nasusundan nga ba? Kailangan tumakbo rito ng Benedetta and PNK ni kuya natin, Trevor. Napakaganda ng performance dito. Ang ganda ng Chichu Dog, no, against dun sa Meteor Shower. Oo, kumbaga kahit mamatay kasi dito yung Chichu Dog, regardless, hindi naman yun yung certain hero, so pwede pang i-cast dito later on ni PNK. Pero again, on to the bottom lane, talagang ayaw nilang patabain dito si Yasuo. Kasi si Yasuo, guys, yes, it is a mage, or this hero is a mage, pero ang difference kasi, meant for the late game talaga siya. Ayun, si Aaron. Isang one hit na nga lang, yun nga lang, yung kilalang kataga sa mundo ng Mobile Legends. Isang one hit yung inabot mga kaibigan ni Aaron, at yun lang easily na brought down nga yung Claude. Pero Chantel ha, yung bottom side rito ng Archangel, naging dead lane na. Parang kanina pa kasi pinuntahan ang pinuntahan dito na ano eh. Oh, sandwich. Sandwich yata. Ayun pinch- lang. Pinalaman. Sabi niyo kanina, magro-roll, meron pa rin naman siyang retribution din, pero magdi-disengage siya. Na-cooldown pa lang. Okay, mabout para kay Kevlar dito, pero again for Archangel, parang naiiwan sila or na ano sila,
na iipit sila sa mga specific pwesto nila dito. But anyways, guys, again, ang ating All for Onyx merch is available now on Shopee, shopee.ph/thearmory. So, tignan na lang dyan, guys, ang kanilang mga binabenta dyan. So anyways, Feather of Heaven dito para kay Escalera. And a 2-5 underscore goal lead is on the side of JNA Esports. So, at least maganda yung depensa rito ng AA. Meron nga sila dito ng Meteor Shower. Together with the Feathered Airstrike. Hindi rin naman ganun kalakadali lumapit. Meron na nga si Joy Boy. Medyo alangan sila this time. Nabigyan si kuya natin CJ. Hindi si Nipa. Alam natin makunat yung back siya. Pero here in the middle side, let's see. Trevor, siya magbibigay ng vision. Meron traps dun sa may serpent pit. Joy Boy nga rito. Ito na nga yung dragon. Pero nakapag-flickers po yung natin, Trevor. Yung alaki na gandaan. Joy Boy nga rito. Delikado naglabag ng traps. Pero iilaga ng Cho. Nakapag-out with the Shun po. Demon Kite kailangan mag-disengage. Nandun naman yung alien na inilapag ni Kuya Escalera. Grabe nga doon. May bawi na si Trevor. Kanina kasi every time na nasisipa siya, automatic na papatay dito ng Archangel. Anyway, si Saksa Dago dito eh, sa zone out yung parang CJ. And again, nakukuha na ng buff. Oo, no, naagaw ni CJ yung purple buff na dapat dito mapupunta kay Saksa. Nicely done. Coming from the back siya, netong JNA Esports. Mm-hmm. So, tinan nga natin kung sino yung ano. Uy, ang lalim ng ano. Lalim ni Kevlar. Oo, pero kaya yan. Tala dito si Joy Boy. Yun nga lang. Winay of the Dragon na kagad para di malapit. Pero ang ganda na pagkakakuha dito ni Yasuo ng kanyang Cyclone. Ng Cyclone Eye. Pero si CJ nga rito, habol. Pero Dehins na pala itutuloy. Merong abutan. Saksa Jaguar sa gilid. Pero magda-dash out nga lang itong Benedetta. Meron malalayo na yung gap. Kaso nga lang yung orange buff. Naku po. Maagaw na naman yata. Lagi naagaw dito ni CJ yung buff ni ng Archangel. So nahihirapan talaga dito yung Benedetta ng Archangel after this game. So this one again, another turtle objective. Mas nakakapwesto dito yung Archangel. Pero si Joy Boy mabibigyan. Oo, naaabangan nila yung pagpasok ro ni Cho. So hindi magandang entrance for him sa kanyang pasukan nga ro. Nabigyan yung Cho. Nakuha pa rito yung turtle. All goods going to the side nga rito ng JNA. Abang si Kram, yun lang. Madi-disengage na nga sila dito. At least yun yung power ng Chantel na ni Escalera. Wala pa rin bawas yung kanilang tier 1 turret. Oo, so tingnan natin guys, may bottom lane na naman, diretso lang ang push ng turret dito ng JNA Esports, pero may iiwan. Kaya ba? Tanong ni CJ, kaya ba today? Here comes the brilliance. Susundan nga ba si Yasuo pero medyo na malalim. Joy Boy nga rito, 1/4 of health. Golden Staff naman completed para kay Eren. Yun lang, kung hindi napapansin ng Archangel, tayo rin pala. Yung Claude dito nakapag-scale na. Oo, kailangan makita natin dito sa teamfight. Yes, isang beses pala namamatay. Anyways, makakasecure pa rin dito sa Saksa Jago ng kanyang buff. Pero yun na nakita natin kanina, sobrang kunat na ni CJ, men. Sobrang, hindi na talaga siya ma-burst down dito. Imagine mo, tinatangking nga yung Tore, oh. Oo, kaso nga lang, masakit pa rin. Yung Feathered Airstrike, medyo eagles tayo, layo-layo mo na mga kaibigan. 5K pala yung network ni Kram Chantel, no? Oo, napakalaki mga sir. Para dito sa Clock of Destiny plus the Lightning Transition. Same sila dito actually ng Lunox. And for that one, 5.5k, grabe. Isang libo yung kalamangan dito ni almost 1,000 rather yung kalamangan dito ni Eren as compared to the Benedetta. So, medyo late dito yung Archangel in terms of the farming. And hindi din sila nakakapag split push din, yun yung nagiging problema. Kagaya na nangyari ng game number 2 natin, parang ganun siya eh. Oo, yun lang, no, easy peasy, no, para sa Claude. Ang sarap ng buhay niya. Literal na pensionado, no? Oo, kasi grabe ikot dito na ng JNA Esports, eh. Kumbaga, ang choice na lang dito ng Archangel is mag-5-ban kontra dun sa rotation. So, si Claude, wala siyang kalain panagkataon. Pero, I think, ngayon, si Eren ay kasama sa Sipa na palayo, hindi na nga pa baon mga kaibigan. Pero ang ganda pag-ilag gamin from Trevor. This game number 3, medyo handa sila sa Sipa na pwede pakalwaran dito. Ani kuya natin Joy Boy, pero si Kram, grabe nilangoy nung back siya. Escalera is also in danger. Yung nga nakakuha pa ng isang kill yung Claude. Naupo mga kaibigan, sariling buff rito ng Archangel, hindi sila makalapit. At yung turret nga rito, delikado. At naku po, 8-2 yung ating score. JNA with the 7k goal lead. Didayan pa ng purple buff. Yata, etong side ng Archangel, diretso kagad sila rito. Diretso Lord, pwede mo diretso Lord talaga dito yung Archangel, guys. Wala si Joy Boy, wala din si Kram. Walang pang zone out sa kanila technically. And kung magabang nangyayari nga ito, yung Claude pa din nila, hindi pa sumasama. Sa paglo-Lord take nila. So, ibig sabihin ka rin ka-confident yung JNA Esports to secure this objective. Wala rin contest si Archangel. Good thing for Archangel is that they have the Farsa
And again, guys, habang pinaparad natin, may hinit na laban ng Archangel ng GNA, next match will be AP Esports laban sa Archangel. So that is at 5. Ay, medyo na late lang tayo ng contest. Siguro mga 6:30 or after this game, dire-diretso na tayo. Ready na natin sila for the checkpin. Pero magandang laban din yun, mga kaibigan, na yung game number 3. Pero Lord, magmamarcha pa sa pinakamagandang lane na pwede nga niyang puntahan. Mid lane pa nga. Pero Lord number 1, ang dami namang key factors na kayang i-depend. Kaya namang key heroes na kaya mag-depend sa Lord. Nung ati Shanti na meron silang Chang, meron silang Oh, Ars. Mabilis lang. Meron din silang Zask actually. Ang maganda nga lang dito nagagawa ng JNA Esports, na kontra kasi nila yung Zask, Zask pit ng Archangel na pag nag-dive kasi sila, pwede silang patayin agad. Pero napakakunat kasi mga heroes nila. Ayan na. Oo, layo. Binitaw yung feathered airstrike. Naku po, expose yung gitna. Delegado nga sila dito. At ito na nga yung JNA Esports. Inhibitor will fall down. Nice knock up coming into 2. PNK nakakuha ng kill. Brilliance going in. Dito natin si Demon Kite. Pero isa pa lang ang kanilang casualty, which is Escalera. Na-brock down nga nila yung Lord. Pero layo na pinagbitawan. Kasi kailangan i-depend eh. Yung bottom side din eh. Oo, pero may feathered airstrike ulit. So, manidepensahan siguro yung isa pang minion wave dito from the side of JNA Esports. Minion wave onto the bottom lane. Working in. Sucks sa Jago nandun for the defense. Again, si Kram walang feathered airstrike. Uy, lumalaban pa. Lumalaban pa nga. Trevor nga rito, delegado. Yun nga lang, the final blow na ibigay rito ni Sucks sa Jago. Inabot nga niya ng taga. Ito, another dash in. CJ, somehow tanking. Can he turn this around? Ayun na nga yung turn around, no? Minion na? Nalampas na minion. Huwag makatakas ka na, pero may minion ka kasi makakasalubo. Yan yung literal na pinghati. Anyways, for Trevor, guys, that is the Thunderbelt. So, 3-10 ang ating score. Almost 12 minutes in third game time for JNA Esports. Ang crucial nga lang dito is para nakikita kasi natin na parang sobrang bilis nung kanilang team fights. So, dapat hindi sila magkamali pagdating doon kasi there is an opportunity for Archangel, specifically for the Chang'u, to scale up his damage. Pagka nangyari yun, mas mahihirapan sila mag-penetrate dito sa defense or sa fortress ng Archangel. Ayun. Ayun na. Nasipa na nga. Inside the painful feathered airstrike, Demon Kite will fall down. CJ nga rito sa likod. Ang kanilang target. Pero mga Chong, Yasuo rito is in danger. Nahabulin nga ng PNK. Naagat nga siya ng aso. Chang will fall down. At nagamay pa nga rin si Escalera. Oh my God. That's an off-cam kill. Ano nga bang si Scam dito surrounded? Pero dalawa pa lang pala yung kanyang kalaban. Sapat na nga yung dalawa para habulin doon yung Parsa. And that's it. Walang casualty for the side of JNA. At yatapi bowlers ang tatlo for the side of Archangel. Oo, parang medyo mahirap to para sa side ng Archangel kasi ang mga namatay is yung mga mage. Oo, mga damagers dito from the side of Archangel kaya kami sustain ko ng JNA. This might be it, guys, for our series number 3. Inhibitor turned on to the top lane ay sira na rin. Oo, eto na nga. Pero kaya pa rin na maki-clear ni Saksa itong mga minion wave. Buhay na naman yung apat na hero 4 seconds bago mabuhay rito si Crab. Kaso ang hirap. Panghirap. Mas favorable yung pag-flow ng minion waves dahil wala, kompleto pala ng tier 1s dito ng Jenny. Oh, at saka yung inhibitor turret dito ng Archangel, sira lahat. Feeling ko another Lord team fight for Archangel, kailangan na nila makuha yon. Imbis na explain ni Rafi eh. Ano? So, yung dun sa Archangel, ayun, hindi pwedeng hindi nila kuhanin yung, or hindi pwedeng hindi sila mag-contest dun sa Lord. Yung ako nasa ibang trabaho, pasensya na ganyan. Pero ito mga Shanti ha, talagang didepensa na nila yung Lord. Kita mo yung traps ng PNK, no? Kita mo talagang ready nga sila dun na i-paper na may lalapit. Mahihirapan na. Kumbaga ba nilagyan na ng barikada ng mga tanod eh ng JNA Esports at libreng-libre yata tong Lord na to. Dami po. Tatlo yun o. Kumbaga yun yung mga usual na dadaan ng mga players ng Archangel. So regardless makukuha nila. And guys, na sinabi natin guys, medyo mahirap for this Archangel squad. Yes, kind of lang depends on, pero the thing kasi is that they don't have the inhibitor turret. This is the enhanced Lord already. So, as much as possible, kailangan before pa dito sa mga pinagpatayan or pinagsiraan ng mga inhibitor turrets, masira na nila. Kasi wala eh, yun yung maaano natin. Yung makukuha na rin nila yung damage if ever. But yun, sakit ni Farsa. Masakit pa rin, no?
Oo, sakit. Kaso, ito yung masakit. Kailangan lang dumipensa this time. Feathered airstrike, ilalapag. Yan ang nga lang papasukin agad ni Siyasumo. Ay, grabe si CJ nga si Skepner. Ang target nga nila agad yung backlines. Wala pa rin namamatay rito sa side ng Archangel. Nakapag-depensa. Joy Boy is in danger. Halos 1/4 yung buhay nga niya dito. Nakapag-depensa pa rin yung Archangel. Walang damage yung base. Ayan natin to. Isa na nga lang yung kailangan nila patayin na namin yun. Skepner is in danger. Kailangan. Oh, patay si Skepner. Feathered airstrike has been dropped. Another minion wave will go in. Pero nicely done by Archangel. Nakakapag-depensa pa rin sila, Chantel. At nakapatay pala sila ng isa, which is Kevlar. Just like dito ng JNA. Oo, oh, ito yung mga klase ng depensa na, woo! Alam mo yung, gusto mo na mag-CR, pero hindi ka pwedeng tumulog kahit saglit lang. Kasi mahirapan eh. Pagka nagkamali ka, if ever, mahirap na agad para sa kala. And I swear that one, nalilig oh, Archangel. Oo, nga, hindi mo kala, Chantel. Ito ni Kevlar. Sobrang sakit ng tiyan mo sa ano ka, nasa biyahe ka. Naghahanap ka ng gasoline station. Oh, ganun yung nararamdaman ngayon ng Archangel habang dumedepensa. Ganun din sa JNA. Yung gustong-gusto mo nang mag-CR, gustong-gusto mo nang tapusin yung laban, kaso nadedepensahan pa. Kumbaga, ang tagal lumabas nung nagsi-CR bago ikaw. Yung, kita mo yung rush dito ng JNA Esports na they really want to end this game. Pero having these three mages... Oo, sinasabi mo kanina pa. Oo. Kasi si Escalera din, guys, si Zaz, kumbaga, hindi makakapasok si JNA basta-basta. Ang lagkit ng Zaske. Oh, ito na naman. Another round para sa pag-push ng JNA. Gusto na nila itong kapasok to. Pero grabe, yung defense rito ng Archangel hindi matatawaran. And here they come. CJ nga rito ang popronta. Pero makapag-gash out. Ang mamamatay nga lang doon yung alien. Tin natin. Oh, wala pa rin nababasag rito ng Torre. Nakapag-defense pa rin. Nakapag-clear pa rin ng minion wave. Makapag-out rin dito yung Chicho Dog. Another reset for JNA. Medyo isip-isip muna. Nahirapan tayo pumasok, ha? Inside rito na JNA. Parang, ano to ah? Parang 25 minutes tayong ganito ah. Didepensa lang. Oo, didepensa lang eh. Kasi kayang-kaya nila eh. Yung isang lane, si Chango yung nakatoka. Yung isang lane, si Escalera yung nakatoka. Yung isang lane, nakatoka dito, yung Farsa. So, very effective for Archangel. Yan nga lang, ang ano dito, since we're heading into our late game na, if ever na mamatay dito, yung players ng JNA Esports napakatagal. So yung deadline kung bakit hindi sila nag-overcommit actually in terms of the team fight. Siguro for Eren kailangan mas ano strategic ang kanyang pagpasok with the Blazing Duet kasi medyo deja vu yung kanyang Blazing Duet kanina kasi nung meron silang Lord doon din siya nag-position ng kanyang Blazing Duet same goes with this one. So again for Archangel, we might be seeing this kind of strategy up until the 25 minutes of the game. Aantayin lang nilang magkamali or madulas dito makatapak ng balat ng saging yung JNA Esports. Oh, talagang ito lang, base gaming, kumbaga ba. Magtago lang tayo sa bunker, ganun lang siguro ang strategy dito ng Archangel. Habang ito, 20 seconds in, mag-a-up na rito yung Lord of the game. Mukhang easily matitake yan ng JNA. Tingin mo ba, Chantel, kukontest yan ng Archangel? Parang mahirap kasi i-contest. Oo nga, yun nasa isip ko eh. Kasi kung i-contest nila, baka mamaya mag-split push naman yung ano. Yun. Mag-split push naman dito si Eren at saka kahit si Kevlar. Pero, kaya nilang depensahan to promise kahit hindi nila i-contest. Feeling ko hindi din talaga mag-contest si Archangel. Dedepensa lang sila, tapos aantayin nilang may dumulas dun sa depensa nila. Pag walang dudulas, edi why not? Abot tayo ng Lord number 4. Oo, kumbaga ba itong depensa nila? Curfew defense, bawal lumabas ng alas 6. So 6 PM na mga kaibigan ha, pinapaalala ko lang sa inyo. Pero ito na nga, di depensa na yung side ng Archangel. Aantayin na nga natin ulit magmarcha si Lord dito sa ating game. Ayan na nga. Oo, sa kasi sa Jago, meron na rin immortality, Daddy A. Oo. Pero kung mag-i-immortality, patingin nga ng mga binubo dito ng mga mages natin, kung ganyan na talaga sila, if ever. For the Chang, okay, hindi siya magbubo ng immortality. Same goes with the other, ano, mas priority nila dito, mag-lock in ang mga items for the magic damage. So, Joy Boy with the Queen Swings, eto na guys, tingnan natin kung paano ito na mga kaibigan, yung grand finale habang Feathered Airstrike na doon nagkakagulo. Pero sa Jago yun, nakakagat nga siya rito. Pero Lord, madidepensa na pamamatay. Pero buhay pa rin dito yung mga hero side. Archangel, Trevor is in danger, pero meron siyang immortality. While on the left side, Demon Guide is down. The Lunox is dead. And so was Trevor nga rito. Inabot mo lang Way of the Dragon. Courtesy of your boy, Joy Boy. Aaron nga rito aabutin. At
apat ang Yatapi Ballers for the side of JNA. At isa lang ang casualty for the side of Archangel. Mga kaibigan, yung curfew defense ng Archangel is real at hindi yun kayang baragi ng JNA. Napakasakit, Kuya Eddie, ni paring Escalera. Napakasakit. Ang sakit, oo. Pero kung nagdaan for JNA Esports, hindi ka pwedeng diretsuhin ng Archangel because Ede. Lahat ng tore nila is standing strong pa. Yun nga lang, pagka laging ganito yung mangyayari from the side of JNA Esports whenever they want to end the game, pwedeng-pwedeng matapos na ito ng Archangel. Oh my God, first to be alive is going to be Trevor, guys, for the side of JNA Esports. Okay. Nakuha ni Shanti. Nakakuha ng quarantine pass. Yung side ng Archangel at CJ is in danger. He might go down. Pero napag-sustain pa rin dito yung back siya. Makapag-out. Medyo laro ang pass lang. Safe. Para sa side ng Archangel. Disengage lang. Medyo nakakahinga na tayo ng bahagya. Nakakalabas na tayo ng ating mapa. At yes, Chantel. Mukhang ahaba pa tayo. Sabi sa'yo, 25 minutes if ever. So we have 105 seconds or more than a minute for this Lord to be up for the both teams. So gaya na nakikita natin, mga tropa natin from Archangel, tropa from JNA Esports, alam natin na gusto nila parehas tapusin yung laro. Kasi nga lang for JNA Esports, they have to be mindful of their positioning, lalong-lalo na if they are up against this Burst Heroes from Archangel. Kasi imaginein mo si Kevlar dito and CJ, gusto nila pumasok kaso naka-ulti si Zask. So how will you defend kapag ka nandun yung ipis ni Zask na napakasakit? The more you tumutuloy yung damage niya if ever. So ang handicap pala natin dito, dahil may Lord yung side ng JNA, he's 7 versus 6. 7 kasi meron Chichu Dog yung side ng JNA, meron pa silang Lord, so 7 sila. Yung Archangel naman, 6 sila dahil meron silang Ipis, di ba yan? Oo, meron silang Ipis if ever. Oh, pero despite the fact na sabihin natin outnumbered, mas lamang yung JNA. Lamang nga eh, kasi walang inhibitor tong side ng AA. Pero nakapag-depend ha. Puno na nga ulit yung HP nung ano nila eh, nung pangalan nito. Nung kanilang base. Oo. Kasi kanina kalahati na lang eh. So this might be the perfect comeback for Archangel. For JNA naman, just like what we've been seeing earlier, wala nagko-contest sa kanila if ever they try to get the Lord. And there's the boss, mga sir. Oo, nga lang, meron tayong play dito. Full time out. Sino ba tumawag? For the side of Archangel, yun, mukhang gagawa sila ng play dito, mga kaibigan. Meron full time out na tinawag, yun nga lang, playoffs na pala, mga kaibigan ng NBA, ha? Bukas play-ins. Oo. Yung mga gusto mag-bet dyan, guys. PNX bet. Oo, use the codes available. Oo. Lupon Civil War, tsaka siya. Tsaka Lupon WXE. Oo, yan. So again, guys, sabi nagkakaroon tayo ng short break. We're shifting our camera muna onto our caster's cams para hindi lang magkaroon ng information ng other teams natin kung nasaan kanila mga kailaban. And take note that we have a stream delay, so hindi na masisilip if ever yung pinakamang nangyayari during the team fight kasi baka mamaya isipin nga nagkakaroon ng stream snipe. Tinan mo, Shanti, ha? Kasi ang ambang depensa rito ng Archangel is yung kanilang opensa, which is impeded airstrike at saka yung Chang. So ang nakikita ko rito, nahihirapan talaga pumasok yung nahihirapan pumasok yung side ng JNA. Natutunaw, oo. Kasi mapasok ka sa impeded airstrike, sasaluin mo yung Benedetta na syempre multiple skills yung pwedeng pakawalan. Dash in, dash out lang na pa ganun, kaliwat kanan lang. Tapos may threat anong Zas. Ang hirap, isipin mo, nabibigyan sila. Oo, tsaka kapag ka, parang nag-ano, gusto mo nang tumakas, malakit nga kasi si Zas, gamer na gusto mong tumakas, para mas nararam, para siyang kumunoy. Oo, kumunoy. Na walang higop part, pero alam mo yun, habang gumagalaw ka, mas naano ka, mas tumatagal yung ano mo. Or, lumulubog ka, mas lumulubog. Mas lumulubog ka. So nakita natin kayo yun kanina. Actually, for Escalera, he was yes, namatay siya, pero he was able to take the heroes or take the immortalities, pop the immortalities of the certain heroes of JNA Esports. Ayan, shout out kay Chris and May, Edangalino of AA, kay Kersha May. Player din yan from AAFE. Kay Madam... Oh. Pangalan ito, Madam Kami Custodio, shout out din po sa inyo and sa lahat ng mga management natin dyan for both teams, JNA and Archangel. Shout out kay Mika Jade Lendell, shout out din kay Nami Raquel, shout out din kay Joseph De Jesus. Yun, magandang hapon nga para sa iyo. Ang init ng game number 3, sabi nga dito niya ni Rodge, dep lang hanggang sa malobat kalaban. Oo.
Yun talaga eh. Alam mo yung parang ang dami mo nang gustong gawin pero hindi mo magawa kasi hindi mo tapos-tapos yung laban. So yun naman yung nagiging crucial for JNA Esports kasi the more they want to rush the game, the more na baka maslip yung or makuha sa kanila yung pagkapanalo. Kasi technically for JNA, ang dami nilang errors actually into ending this game. Kaya nagkaroon din ng opportunity yung Archangel. And for Archangel, they are doing a really, really good job into defending their base. Ayan, sa sobrang tagal din po na laban natin, sumasakit ng aking pa-headset, ang aking earphones. Akala ko left na yung nasa right. But anyways, ayan guys, huwag niyo kakalimutan that the Onyx and the Armor collaboration is still available on Shopee. So you could use our code for the 15% discount. DARMJML15. So you can use it until May 19. So up until tomorrow na lang, so you can see in our screens, that is the track jacket together with the black shirt. So yeah, check na po yan sa Shopee. Guys, shopee.ph/dArmory. Oh, yun. Shoutout nga pala kay Paring Tanso natin eh. Isa sa mga pinaka-loyal na kilala ko na graphic artist. Uy, shout out. Sana all loyal. Oh, loyal. Loyal sa pag-like na kung sino-sinong streamer sa ML. Pero syempre, Mobile Legends. At least loyal about sa liker. Oh, Mobile Legends. Oo. Shout out kay Trev Bernales. Shout out kay Julian Jimena. Kay Korean Rom. JNL na malakas. Proud editor ni Kuya Kahit. Ayan, shout out po. Kay Korean Rom. Mga editors natin ng mga specific hero or specific players natin dito for this game. Wix Jam, shout out din. John Renmark De Los Santos, shout out din po sa inyo. Sabi nga ni Nami Rakel, mukhang may laro pa yata sa JNA, yung JNA sa Moy Moy. Eto na. Eto okay. Na mga kaibigan, natapos na yung ating post. Nagbabalik na naman tayo sa laro. So again, naka-depensa pa rin dito yung side ng Archangel at inaantay na nga lang si Lord dito mag-respond. For the side of JNA, For the side of JNA, feeling ko sila na talaga yung kukuha ng Lord again. Yung nakikita natin kanina kasi sobrang bilis na naman for Archangel to defend that one. Kaso, there's a possibility. Kanina kasi yung casualty from Archangel was only Escalera. Baka makakuha dito yung JNA na either dalawa or maybe up until 3 players against Archangel. Ang ano nga lang dito is that if ever kailangan hindi sila yung mas maraming casualty kasi pwede-pwede diretso yung dito ng Archangel. Nakita naman natin nakadiretso sila up until the inhibitor turret. And Lord number 4 has been secured here by JNA Esports against Archangel. Ang init ng laban natin guys. Init. At huwag niyong kakalimutan, after this Archangel JNA Esports, mayroon pa tayong laban. So, tuloy-tuloy ang bakbakan ng Archangel against AP Esports naman for our second series. Ang hirap, Shanti. The more na gusto nilang patayin yung Pars, na nakikita ko rito, lalo silang nadadrag eh. Kasi kailangan mo talaga ma-erase sa equation tong si Pars eh. Kaso nga lang, pag tumalun ka, sobrang lalim naman ang pwesto niya. Nakapayo siya sa may likod ng base. Ayan na naman, o, tinan mo. Papwesto na naman si Kram doon kasi pa-flow na yung minion wave. Eto na naman yung ating another round. Oops! Inilan lang yung sa baba. Pero different formation from JNA Esports. That kasi sila, nasa may middle lane before. Ngayon sa top lane, sila papwesto. Oh, papwesto! Sak sa Jago rito, may namabigyan. Pero yung Lord nakapasok. Base is in danger. Unti-unti na napabawasan ang bilis ng pag-andar ng Metro. JNA Esports, yun lang. Sa inaba-aba ng posisyon, natapos nila. JNA Esports winning that series against Archangel. And gaya na napansin natin on that last one, kung mapansin nyo kasi from the previous Lord takes or Lord attempts, game finishing attempts dito ng JNA Esports, yung kanilang formation is always on the middle lane. Kung magalaan sila nakasiksik na sa middle lane together with the Lord. Ang difference dito for this last one is that meron na sa top lane, meron na sa bottom lane, tapos bigla sila nag-stick onto the middle lane. Kaya para nasira dito yung formation ng Archangel. Same goes with Sak sa Jago, naiwan din siya doon, he almost died, napilitan na siya agad gumamit ng ulti for that one. And yeah, that's level 4 kasi na ano, na Lord. Kaya mahirap talaga. Mahirap eh, oo. Napagbitaw naman pala ng Blizzard Airstrike. Ito yung kanina natin, Daddy A, yung before. Ah, yung nabag-depensa pa sila. Oo, yun yung sinasabi natin na super lagkit ni Zask. Ayan o. Habang winter tension pa nga o. Mag-winter tension pa siya if ever. So, ang ganda ng ano din dito ng Archangel. Kita kasi natin kung paano sila dumepensa. Hindi lang talaga nila kayang dumepensa up against level 4. Minion itself,
Negan itself ay malakit na or napakakunat na. Ayun, no, napatay pa niya yung ano, yung PNK on that. Pero yung ganda na nga performance din ng Archangel kasi sobrang napatagal nila ilaban, na-extend nila. Mm-hmm. Kaya na sinabi natin, JNA was actually on the upper hand for the majority of the games. So, abangan natin guys, gaya na sinabi natin, next match will be JNA Esports laban dito sa, Archangel laban sa AP Esports for our second series. Kaya sabi ni Banjo Hernandez, bawi daw sa second series ang Archangel. Okay. So yun guys, thank you so much. Again, this Just ML Challengers edition is brought to us by Cherry Mobile. Kami naging shoutcasters nyo for this first series of today. Ako sa ating Chantel. Ayan, ako nga pala si Daddy A. Magbabalik kami sa Just ML in just a short break.